Isang magandang umaga, tanghali at gabi po sa ating lahat dyan sa Pilipinas. Sa mga subscribers ko po na sumusuporta sa aking content, maraming maraming salamat po sa mga parents po natin, mapananay, tatay, lola at lolo, kapatid, kuya. Ay maraming salamat sa suporta na binibigay niyo po sa aking content. Lalong-lalo na po sa ating Panginoong may kapal dahil binibigyan po niya tayo ng wisdom, knowledge, and understanding para makabuo po ng aking content or sa ating content ng update sa ating itulo sa buhay. Mabuhay ka Panginoon at salamat din sa pang-araw-araw na binibigay mo sa amin na pagkain at hindi lamang po yan, kundi maraming salamat din po sa binibigay mo sa amin na buhay na kung saan po ay lahat ng problema ay nalulutasan namin dahil po sa iyo. Dahil nananalig po kami sa iyo at yan po ang aking dasal at pasasalamat po. God bless po sa ating lahat. Umpisahan na po natin ang update sa Kim Pao at iba pang showbiz update ganap po. Update po tayo sa Kim Pao at iba pang showbiz ganap. Ayon po sa ating legit na source po ay si Sian din po ay gusto talaga magpag-usap kay Kim Joo sa ngayon dahil nakikitaan niyo na talaga na simula nung wala na daw sila ni Kim Joo ay nadobletrekle na daw yung pasitata ni Kim Joo sa ngayon at parang sinasabi pa niya pero hindi naman sinabi na ganito kabukan. Parang lang yung meaning kasi niya is simula nung mag-break sila ni Kim Joo ay nawala na daw po siya ng career. Kaya doon na din yung panahon niya na gumagsak na po siya. Yes, we don't know if that's true or depende na po yan kasi yan yung po na pa rin na idea na. We cannot say that one in his part. Pero yan yung kanyang, parang kanyang sinasabi. Ayon po sa ating legend na source po, talagang gumagawa na po si si Yan Lim ng action para makita at makuusap po na si Kim Joo ng personal dahil nga po marami pong mga netizen po ang nagsasabi na si Yan Lim din po ay deserve daw niya yung second chance around na parang nakuusapin siya ni Kim Joo sana pero dahil nga po sa may mga ibang commenters din na baka kakausapin ka lang niyan or makipag-ayos lang yan sa iyo dahil laos na siya at baka natatakot na mabura siya sa social media or mabura siya sa showbiz at wala nang kukuha sa kanya. Yung kasi yung karmihan po na sinasabi ng mga ibang fan natin, netizen natin, which is sarili po nilang comment po yan. Hindi po natin sila masabihan kung ano yung kanilang gustong i-comment. Dahil idea po nila yan at yan po ay kanilang opinion din. Kaya po maraming mga netizen po ang parang kumbaga nagsasabi or nagko-comment na yung bigyan naman si Sian Lim daw ng para sa pabor ba? Yung pabor sa lahat or yung pabor sa mga ibang netizen din ba na bigyan daw din si Sian Lim ng second chance na yung second chance ay yung makipag-usap ng maayos kay Kim Joo dahil nga po para wala daw para maiwasan daw yung issue na sinasabi nila na si Kim Joo yung nanira sa karir ni Sian Lim. Parang yung kasi yung pinakalakas na si Kim Joo yung nanira sa karir ni Sian Lim sa lahat ng parang gano'n. Kaya po siya nakaroon ng tinatawag na settlement. Yan daw kasi yung tawag ni si Yan Lim eh. Settlement daw. Yan daw yung tawag niya. Para maging okay na daw sila ni Kim Joo at sa mga ibang fans. Baka daw, babalik pa daw yung kanyang mga fans sa kanya. Yun yung kanyang sinasabi. Ayon po sa aking legit na source po, nung marinig pala ni Kim Joo yan, ay hindi siya nakapag-react. Hindi po siya nakapag-react ng kagaya ng normal na reaction niya nung pagdating kasi kay Sian nun is, parang kumbaga is, okay lang, ganun ba?
yung parang yung pakiramdam niya kasi yun is parang naiwan siya. Iniwan siya ni Sian. Which is tama naman na iniwan siya ni Sian. Kasi totoo naman talaga na si Sian ang naiwan sa kanya at hindi si Kim. Kasi alam niyo po, sa part kasi ng mga babae, pag yan kasi nasaktan, di mong i-expect, wag mong i-expect na yung pag sinaktan mo siya, wag mong i-expect na yung tiwala at yung pagmamahal niya sa iyo na binugol sa iyo noon ay ganun pa rin yung pagmamahal na na makukuha mo siya nung wala na kayo. Parang ganun ba? Kaya itong si Yan din. Lakas loob na iniwan si Kim Chu dahil nga po alam niya kasi na si Kim Chu ay hindi siya kayang pakawalan noon. Alam niya kasi na si Kim Chu din ay sobrang mahal na mahal niya si Yan din. Yun kasi yung parang nasa utak ni si Yan Lim noon. Kaya itong si Kim Chu ay panay ng takip niya sa ginagawa ni si Yan Lim. Pero sa lahat ng mga bagay ay alam naman po natin na si Kim Chu ay nagdurusa kay si Yan Lim dahil matagal na pala itong sinasaktan ni si Yan Lim, si Kim Chu. At ito ay hindi lang nasasabi ni Kim Chu sa publiko dahil ayaw niya masira yung karyer ni si Yan Lim. Pero alam niya, alam ng lahat na ginagamit lang po siya ni si Yan Lim. Alam niya po na ginagamit lang po siya ni si Yan Lim. Alam niya po mismo yan. At matagal na, sa mga kasama po niya sa showbiz ay alam din po nila yan. Kaya hindi lang po sila makapagsabi ng maayos dahil pinapagtakpan kasi si Yan Lim si Kim Chu si Yan Lim sa lahat ng bagay. Siyempre, karelasyon niya at ayaw din niya na masaktan si Yan Lim. Yung pakisama ba? Para hindi naman masabi ng mga publiko na hindi karapat dapat si Yan Lim para kay Kim Chu ilang taon naman na silang magkarelasyon. Kaya nga po, yan nga po yung mga sabi ng mga kaibigan natin or mga supporters natin, mga supporters ng Kim Pao, dahil takot daw sila baka sa kabila ng pakipag-ayos ni si Yan Lim kay Kim Chu, baka may plano si Kim si Yan Lim na pabagsakin ang Kim Pao. Doon sila natatakot sa mga pamilya. Yan yung mga sinasabi ng mga ibang fans po na takot na takot na si Kim Chu ay baka mangyari na naman yung kinakatakutan nila. Kaya medyo kalmado po sila. Marami naman kasi yung netizen po ang nagbabanggit na hanggat maaari hindi na pwede makipag-usap si Kim Chu kung okay lang po kay Kim Chu yan. Pero syempre, hindi naman natin maiwasan na hindi naman tayo makapag-decision dyan na yung gusto man ni Kim Chu kuusapin, okay lang naman kasi may mga part din na naging bahagi siya ni Kim Chu sa kanyang buhay. At hindi naman po natin may pagkailayan kasi alam naman din natin yan. Lahat naman tayo natatanggol dyan. Kaya nga po, ang advice sa mga iba is, hanggat maaari, si Paolo daw po ay protektaran niya si Kim Chu kay si Yan Lim. Dahil ang mga palusot ni si Yan Lim sa ngayon ay parang may mga binubuong ibang eksena nga naman para masira si Kim Chu sa publiko. At alam naman din natin na hinangat po natin ang kasiyahan sa Kim Pao sa ngayon. At alam niyo po, ang balibalita sa ngayon po ay yung si Young Actress, yung manager ni Young Actress, parang i-collaborate ata siya kay Kwan, kay Paolo Avellino, parang ganun talaga. Mga Kim Pao update dyan. Boto pa kayo kay Young Actress kung sakali man. Kasi para sa akin kasi is, parang okay naman si Young Actress. Pero
ang ayaw ko lang kasi is ba't pa sa ngayon na okay na ang kimpaw at ba't pa sa ngayong oras or panahon yung pakikipag collaborate ng yung actress na yan. Hindi pa pwede noon sana, huwag muna sa ngayon, di ba? Pwede naman siya makipag-kwan, makipag-collaborate kay Paolo Avellino. Kaso nga lang, siyempre, bilang isang fans ng Kim Pao, alam naman din natin kung gaano nasaktan si Kim Chu sa lahat ng bagay, di ba? Sa alam naman din natin nga ngayon nang sila nag-tandem, ngayon na sila talagang love team na sumisikat. Diba? Alam naman din natin yan. Bakit po natin hayaan na ipatandem siyang actress kay Paolo Avellino kung ang intention naman natin is yung dahil lang sa kanilang kasikatan, hindi sa kanilang kagalingan. Or di kaya, dahil ang intention lang natin is ayaw natin si Paolo para kay Kim Chu, di ba? Para sa akin is, wala naman tayong reklamo, pero huwag naman sana sa ngayon. Kasi, para kasi unfair naman na itandem mo si young actress at alam naman po natin na si young actress is magaling din po siya na artista. Siya po yung pinaka, sa generation sa ngayon, siya po yung pinakamagaling. At hindi po yung may ipagkailang ng mga taga-showbiz kasi alam naman nila kung gano'ng kapaling siyang actress ng umarte. Kaya nga po yan, binansagan ng kwani. Ayokong magsalita kung yung tawag sa kanya sa showbiz kasi blind items yan eh. Mamaya, dahil sa kaba-blind items ko eh, ako pa mamaya yung sabihin nila na kwan. Siyempre mahirap na po eh. Kaya medyo distansya muna tayo sa mga bagay-bagay na kanya. Dahil pagdating sa mga bagay-bagay na ganyan eh, ikaw pa yung, instead na nag-update ka, ikaw pa yung sabihin na, ganito, di ba? Nakakasakit din kasi po yun kung tutusin po natin. Kaya, sa mga kagaya ko po dyan, na content na mga content creator, dahan-dahan na lang po tayo kasi siyempre mahirap na po. Hindi natin alam kung ano yung klaseng comment ang pinaggagawaan nila paminsan-minsan. At kaya tayo magkakaroon ng mga blind items para umiwas din tayo sa alam muna. Sa mga sumusuporta dyan sa Kim Pao, huwag po tayong mawala ng pag-asa kasi si ang balita ko kasi pagkatapos daw ni Paolo Avellino sa kontrata niya, kasi matatapos, malapit na daw matapos yung kontrata ni Paolo Avellino eh. Tapos sila na daw ni Kim Chu ang mag-love team sa isang kontrata lang. Parang yung ginawa nila Daniel Padilla at saka si Juan, kasi Catherine Bernardo noon, na sila yung love team na tinitingala ng mga tao. Parang ganun yung mangyayari sa ngayon kila Kim Chu at saka si Paolo Avellino. Kasi gusto kasi ng mga ibang netizen na kung nakaya din ang Kat Mill, syempre kaya din yan ni Kim Pao. Yan yung mga sinasabi nila. Kaya ang Kim Pao sa ngayon po ay talagang maraming naghihintay sa kasalan nila. Halos pati ako na taga-Baguio ay ina-update dahil wala naman akong nalaman na kasal na po sila eh. Wala naman ganun. Wala pa naman akong narinig na pinasal na sila sa Baguio at umamin na po si Paolo sa ganito. Wala pa naman po. Yan po yung katotohanan. Wala pa pong ganun. Ang update sa ngayon ay pinag-aagawan si Paolo Avellino at saka si Kim Chu. Yan yung katotohanan po. Ayon po sa aking legit na source po ay binara pala ni Kim Chu yung mga ibang nagsasabi sa kanya na siya daw ay gustong makaparehas sa mga ibang co-actor niya.
na yung blind items ko nung isang araw, which is, totoo po yung blind items na po yun, na huwag po natin pagdudahan yun. Kasi, ang blind items na po yun ay talagang alam ng mga kako-showbiz niya po o kako-trabaho niya po na yung guy na yun ay talagang matagal na maghihintay kay Kim Chu. Kasi nga, mahusay si Kim Chu sa pag-arte at mahusay din yung guy sa pag-arte. Kaya, ang husay-husay ng guy sa pag-arte, grabe. Yun yung blind items po sa inyo. Itong si Guy kasi is may anak po siya. May anak din po na... may anak to si Guy na to, pero malaki na, lalaki din yung kanyang anak. Malaki din yung kanyang anak. Lalaki din yung kanyang anak ba? Mabait ito si Guy, mabait ito kasi ang mga nagiging ex niya din is, ex din kasi ito ni Paolo Avellino. Yung rumors noon, yung balibalita noon na naging sila ni Paolo Avellino, yung ex ng guy na ito, ha. Kaya, itong guy na ito is talagang mararamdaman mo talaga siya na gusto niya si Kim Chu. At tuwing kinakausap niya si Kim Chu ay parang kumbaga lang is pasimpleng beso lang. Pero may mga meaning po yung kanyang dalawan. May mga meaning din yung kanyang pangungusta. At alam naman din natin na itong guy na to is mabait din sa publiko at marami din taga-suporta nito. Marami taga-suporta sa kanya dahil pag ito kasi gumawa ng mga movie na mapa-love story man yan or mapa-hindi love story ay talagang sobrang pinatangkilik din ng mga fans siya. Kaya nga po itong guy na to is matagal na sa showbiz at marami na din ito mga achievement at improvement. Matagal na po, tinatawag nga ito na parang basta ayaw ko. Yan yung i-comment nyo na lang po kung i-comment nyo po kung sino itong guy na to para magkaalaman po tayo sa lahat. Kasi pag ako lang ang magsabi dito, ayaw ko din kasi na i-blind items na yan. Dahil ayaw ko din pala po na i-mention yan kasi nga, mas gusto ko yung blind items. Blind items pa sila. Kasi nga, pagdating kasi sa mga oras na ginigipit ka ba nila, mamaya, ito naman yung kawawa, kaya yun po yung iniuwasan namin. Sana maintindihan po ng lahat yan. Yan po yung iniuwasan namin sa lahat. Kaya po, maraming mga netizen po ang nagsasabi na wag magbigay na lang tayo ng resibo. Ganun ba? Pero hindi po tayo pwede makapagbigay ng resibo sa ganyan na bagay kasi mahirap po. Yan yung pag-uusap namin sa inyo ng isang content creator na nag-update sa inyo ay hindi lahat ng bagay po nagbibigay tayo ng resibo. Kasi isipin mo na lang yung nangyari kila Ovi Diaz na. Diba? May mga resibo pa yun na. Pero parang parang nabaliktad yung ihip ng hangin. Yun din po yung iniwasan natin. Eto na naman tayo guys, back to topic na naman tayo. About po ito kay Catherine at Daniel Padilla. About po ito kay Catherine at Daniel Padilla ha. Alam nyo guys, maraming mga issues na ngayon na pinagtatakpan ng mga sukmedya. At nilalantad din nila. Nabubuking din sila ba? Itong si Catherine Bernardo, di ba umuwi na siya galing sa kwan, kasama ni si Alden Richard. Ang balita po dito is si Alden po ay parang hindi pa siya ready. Kumbaga, parang for the purpose of project lang yung ginagawa. Oo, kasi nung time na sumikat si Alden is nalink lang yan kay Catherine eh. Yan yung mga obserbasyon ng maraming mga fans nila.
Simula nung sinasabi niya na napaka-humble daw si Alden, may ugali, sabi ng ayon po sa aking legit na source po, may ugali din daw pala si Alden na Richard. Kasi nung kabago-bago pa lang daw sila, ni Catherine, she's so very humble. He's so very humble, di ba? Paka-humble daw niya sa mga sumasagot, nag-interacting siya sa mga audience. Pero nung nga bang tumatalo, parang lumaki na daw yung ulo niya. Hindi ko din i-discrimin, pinapaliwanag ko po ah. Hindi ko po din i-discriminate si Alden at saka si Catherine ah. Ako po isang fans ng Kat din. Pero ang ating source po ay sinishare ko lang po sa inyo to. Hindi to yung klase na sinisiraan ko si Alden ah. Kasi hindi ko lang alam kung totoo naman to. Kasi ayon lang po to sa ating legit na source po na may ugali. Simula daw nung sumikat si Alden, nagkaroon na daw siya ng parang may nagbago daw. Parang ganun yung sense. Parang ganun kasi yung pagkasabi na parang si Alden noon at ngayon is parang may umiba ng konti. Parang ganun. Yun yung pagkasabi kasi na pagkasabi po, ayun po yung sa ating legit na source. Kasi nga po, hindi naman din natin bantay, hindi naman din natin pwedeng bantayan ang isa't isa eh. Ang atin lang naman dito is yung huwag kang magbago. Kahit alam mong sikat na sikat ka na, huwag kang magbago. Hayaan mo na kahit nakatuktok ka na o nakatapat ka na ng gold or pera dyan na sobrang dami, hayaan mo po na maging humble ka. Kasi yan po yung minahal ng tao sa'yo. Yung pagka-humble mo. Diba? Hayaan mo po na ganun. Hindi yung naka-uma. Sikat ka na. Naka-kwanta naman sa mga ganyan na bagay. Pero ang balik naman sa'yo is yung parang may umiba na sa'yo. Yan po yung kwan ng mga ibang netizen po kay Alden Richard sa ngayon. Sa mga fans po ng Alden Richard, hindi ko po sinisiraan si Alden na matay Alden na po yan kung kwan niya po, kung i-confirm na po yan. Kasi yan daw yung observation sa kanya. Pero ako, Alden, Katden din po ako, Katden fans din po ako yun. Pero yan po yung napabalita sa akin at nakarating po sa atin. At hindi naman po natin pwedeng sabihin na naninira po tayo dahil yan po ay mahirap. Mahirap na sabihan tayo. Naninira lang tayo dahil lang gusto po natin kumita. Hindi po. Wala po kami intention. Kung akin lang po, wala po akong intention na siraan si Alden Richard sa mga kanyang mga fans. Kung akin lang po ay patuloy ko po kayong ina-update sa mga bagay-bagay na alam naman din natin na ikakabuti natin at hindi po ikakasama ng mga ibang tao. Ang update ko po sa inyo is talagang positibo po to at hindi po to gawa-gawa lang ng kung ano-ano lang po. Iniiwasan ko din po yung maghanap ng mga negatibo. Kasi may mga nasasaktan din po tayo, di ba? Sa mga fans po nila. Pero yung kay about kay Alden po, pa-confirm na lang, boss, Alden, kung totoo to, yung sinabi nila kasi sa taping mo daw kasi is parang nakitaan ka daw kasi ng attitude po. Yun po yung sabi. Ayun po yan sa aking legit na source. Kaya, ang rason na lang daw ng management is napagod yan, napagod sa shooting, kaya siguro ganun yung reaction niyo. Ganun ba? Parang kapag ay pala medyo nagalit ng konti ba? Parang ganun. Parang ganun yung dating niyo. Kaya, sa mga fans ng Alden dyan, tap din, is fans ko din po mga yan, huwag po kayo magagalit ha. Na-update ko lang po kayo sa fans. Saka, update din po tayo sa Katden. Ay, Katniel is parang si Catherine at saka si Daniel Padilla ay nag-usap na. Ayun po yan sa aking legit na source.
Parang ang sa kanila kasi, tapos na kasi yung nakapagbayad nito si Carla sa kanyang mga utang kaya sa mga Bernardo family, di ba? Tapos, pagdating sa SOCMED naman, parang pinagtatanggol pa rin ni Carla si Catherine sa mga bari-barita. Pero ang katotohanan po ay si Catherine na sakat si Daniel Padilla ay parang okay na daw na sila. Kasi nag-usap po, sinundo ata siya ni Daniel. Ayon po sa aking legit source, sinundo daw po siya ni Daniel Padilla. Nung pag-uwi niya sa Pilipinas at tapos na yung kanyang shooting sa Canada, ay sinundo na po siya ni Daniel. Yan po yung nakita sa isang video clip na kung saan is nag-viral din po yan. At this is for today at maraming salamat po sa lahat. At hanggang dito na lang po ang aking vlog. At sa mga supporters ko po dyan, please like, subscribe, and share po. God bless po sa ating lahat. At ingat po tayo palagi.